Si Vice President Lenny Robredo naman sa General Trias, Cavite, nag-ikot. Panawagan niya sa mga botante, suriing mabuti ang track record ng mga kandidato. Lahat pong kandidato haharap sa tao, bawat kampanya. Lahat po kami pare-pareho naman yung sasabihin namin. Sasabihin po namin yung magagandang plano. Sasabihin... Sabi nito isa, bakit po siya pinili ni Sara po? So lahat ng pipiliin ni Sara, lahat ng kakainin ni Mayor Sara, yun din ang kakainin nyo? Hindi ko sinisiraan si Mayor Sara, ha? Huwag nyo akong i-chap-chap, ha? Hindi yun ang point ko. Ang point ko, bakit yung decision mo nakadepende kay Mayor Sara? Oy, bakit ikaw ba nakadepende kay PRRD? Ah, excuse me po. Kung sakasakaling si PRRD ang pinili niya na tumakbo ay hindi ko gusto yun. Eh, ang pinili niya, kaya nga ako tuwan-tuwa nung pinili niya si Senator Go kasi no one else masasabi kong public servant na government official, wala na akong ibang makita kung hindi si Go. Oh, yan ang totoo. Hanap, sige, eh, ito na lang, ihanap mo ako ng isang government official na mas masipag pa kay Go. Sabi ko sa inyo, aaraw-arawin kong pupuriin yan dito. Hanap mo ako. Oh. Ipubusta ko sa'yo, wala ka mahanap na kasing sipag ni Senator Go. Muna namin, ayaw namin sa korupsyon. Sasabihin namin, mahal namin yung mga mahihirap, kaya pagsisilbihan namin sabi sila. Sabi ni Tisa, huwag ka naman at bailat na sinasabi mo kinakain mo. Oo. At least yung sinasabi ko kinakain ko, ayun, sinusuka mo, kinakain mo. Sinuka na, paulit-ulit na sinuka ng taong bayan, kinakain nyo. Diba mas nakakahiya yun? At least ako yung sinabi ko yung kinakain ko. Pero sa akin lang po, ano yung assurance na pag nakaupo na sila? Ganun ewan na. Ko sa'yo, ewan ko sa'yo. Ba't kita pinakikinggan? Wala kang kwenta. Sorry ha. Oh, sorry. Pero wala talagang kwenta. Oh, ito. Pakinggan ninyo ha. Kasi may nagpapalabas na naman ng fake news na kesyo daw ang may idea ng lahat at saka kailangan daw ang iipit daw kay Bongbong Marcos ay si Pangulong Duterte pagdating sa Comelec. Oh, sino na naman yung ampaw na vlogger na yan? Now, ang sabi, huwag yung pakailaman yan. Pangulong Duterte, hindi ka dapat mangailam sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Oh, may mga pautot na naman yung mga vlogger dyan. Eh, ito nga, oh. Sabi, pinaburan ng Comelec. Comelec Second Division ang apila ng mga petitioner kontra sa ibinigay na extension kay Bongbong Marcos para sagutin ang mga petisyong magpapakansela sa kanyang COC. Nanindigan ang Comelec na may kapangyarihan silang suspindihin ang deadline at wala raw mas... Oh, ayan, pinaburan ha. Ibig sabihin, sabi ng Comelec, di ba yung pinag-uusapan natin na binigyan na extension, nire-reklamo ng mga nag-file ng case against BBM, di ba? Ang sabi ng Comelec, malaking pakialam. Kami gumawa ng batas na to, kaya pwede namin siyang bigyan ng extension. Oh. So, dyan pa lang, ipinapakita na ang Comelec ay hindi naman ho yan kontrolado ni Pangulong Duterte. Kasi yung iba dyan, eto kasi yung mga tanso eh. Yung mga tanso, makinig kayo ha. Eto kagad ang sinasabi nila. Pag na-disqualify yan si Bongbong Marcos, kagagawa niya ni Pangulong Duterte. Yan ang mga mind conditioning nila. Pangalawa, pag natalo yan si Bongbong Marcos, dinaya yan ng Comelec. Eh, lahat na lang, panalo kayo eh. Eh, kung gusto nyo, ganito na lang. Pag na tayo mag-eleksyon, igawin na lang natin presidente yung amo nyo. Kasi kahit anong mangyari, magre-reklamo kayo, sasabihin ninyo, dinaya kayo. Pag na tayo mag-eleksyon, bakit? Sarado naman ng isip ninyo eh, makakukuti nyo naman eh. Wala sa hulog eh. Huwag na tayo mag-eleksyon. Udburan na lang natin ng apulbus yan. Diba? Pag na-disqualify, kagagawa ni Duterte yan eh. Pag natalo yan, dinaya yan ang Comelec. Pero pag nanalo, hindi, tama yung Comelec eh. O, di na-disqualify. O, tama yung Comelec. Ganyan na ho kayo kabulag. Budburan nyo ng mata nyo ng pulbos. Baka marami kayo nyan.
sa extension. Wala pang reaksyon dyan ang civic groups na nag-file ng motion. November 16 dapat ang deadline ng pagsagot ni Marcos pero pinagbigyan ang hiling na extension. November 19 nakapag-submit ng sagot ang kampo ng presidential aspirant. Bukas na sisimulan ang pre-conference meeting ng magkabilang kampo. There's no special treatment there, and in other cases it has been done that motions to admit, motions to extend, things like that have been granted. Again, if in the interest of justice such a grant should be given, then the COMELEC gives that extension. Ay, nako. Panat, kanino ka lilipat ngayon? Definitely hindi si Kay Bongbong Marcos. Alam mo, kayong mga tanso, huwag na ako kayong mangarap, ha? Na yung ayaw dun sa amo ninyo, isa tingin ninyo lilipat sa inyo, ha? Sa issue naman itong China tsaka barko-barko. Pinaalis ng China ang BRP Sierra Madre sa Yungan Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sagot naman ng ating gobyerno sa China, sila ang trespassing. Yun yung mga gusto ng mga media. Yung mga ganyang eksena, yung sila ang ano, ang trespassing. Away na yan, gulo na yan. Yung mga media rin, yung mapang-ano rin. Ano. Okay lang yan, ganyan talaga trabaho niya. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos harangin at gamitan ng water cannon ang mga resupply ships ng Pilipinas, pinatatanggal naman ngayon ng China ang BRP Sierra Madre na noong 1999 pa nakasadsad sa Ayungin Shoal na bahagi ng buong pag-aari raw nila sa South China Sea. Dapat daw tupadin ng Pilipinas ang commitment nitong tanggalin ang BRP Sierra Madre. Sabi pa ng China, ang paghahatid daw ng supply sa mga tropa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, pinagbigyan lang daw nila dahil sa humanitarian consideration. Tugon dyan ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, ang China raw ang trespassing. Ayan o ha. Hindi, at least ito sinasabi na kagad ng ating gobyerno. Ang stand ng ating gobyerno, sila ang lumayas. O, diba? Kasi at least, diba, kesa naman yung nakaraang gobyerno, nung nagkaroon ng stand-up na yan, pinauwi. Uwi na tayo. Nagkaroon ng backdoor meeting. Tapos biglang, alika na, uwi na tayo. Manat by, please greet my cousin, Myla Pardo of Canada today. It's her birthday. Dito ako ngayon sa Markham. Gusto mo ako kay Dada. Roy Banares, maraming salamat ha. Sige, itulog na uyan si Dada. Saka humihilik ng bonggang-bongga na yan. Happy birthday ha, Myla Pardo. It niya, ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas base sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na isa ang China sa nag-ratify noong 1982. Ang China daw ang dapat sumunod sa mga international obligations. Dagdag dito, sinabi na sa desisyon ng Arbitral Tribunal na walang basehan ang pag-angkin ng China sa buong China Sea. Sa pagkakaalam rin ni Lorenzana, walang commitment ang Pilipinas na alisin ang BRP. Paalala ko lang po, tomorrow po, wala po tayo ha. Wala po tayong live tomorrow. Si Coach Oli po ang puntahan ninyo. Yan po ang coach na matino, hindi katulad ng isang coach dyan na tanso. Ha? Yan nung si Coach Oli, matinuho yan ha. Pero paalala nyo lang yung mic niya maayos ha. Sierra Madre, 1999 pa daw ang barko doon at kung meron daw commitment, matagal na sana itong tinanggal. Sabi naman ni National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon, walang K sa Ayungin ang China. Walang karapatan ang China. Parang tuwan-tuwa yung media na yung mga ganyang balita. Eh, no? Yung medyo bakbakan ang dating. Enjoy na enjoy! Yan ay territory natin. Malayong malayo sa China. So paano sinang China na trespassing tayo dyan? Ang Department of Foreign Affairs wala pang pahayag tungkol sa sinabi ng China.
Para kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, na isa sa nag-akyat ng arbitral tribunal ng isyong ito, ang nangyari sa Ayungin ay nagpapakita lang sa buong mundo ng mapang-aping ugali ng China laban sa maliliit na bansa. China's President Xi Jinping declared that China does not seek hegemony and will not bully its smaller neighbors. This is all very obviously double speak. Dumating noong Martes sa Ayungin Shoal ang dalawang resupply boats ng Pilipinas na naghatid ng supply ng mga sundalong nagbabantay ng BRP Sierra Madre. Nakauwi na ang mga ito sa Palawan ngayon. Dala ang mga sundalong magpapahinga na dahil tapos na ang duty sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Secretary Esperon, may mga iniisip na silang gawin sa BRP Sierra Madre na kailangan ng i-repair at ayusin. Mananatili raw ito sa Ayungin at di aalisin. Pwede raw i-preserve at gawing isang permanent detachment. Maari din tayo maglagay, structural dyan. Oo nga. Tulad ng light po, mga iba pang tirahan ng ating mga tropa dyan. Kung anong gusto natin gawin dyan ay magagawa natin dahil nasa ating inclusive economic zone yan. Ayon sa security analyst na si Professor Romel Banlawi, hindi dapat umatras ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero hindi nangangahulugan na dapat nang putulin ang pag-uusap sa China. We should not remove our post in Ayungin Shoal by removing the BRP Sierra Madre, because removing the BRP Sierra Madre there is tantamount to the abandonment of our post, and it will be a step backward in our assertion of sovereign rights in the West Philippine Sea. Sa kanyang post sa Twitter, iginiit naman ni Secretary Teodoro Locsin Jr. na malinaw naman ang pahayag dati ng Pangulo na hindi padadaan sa dahas ang issue sa West Philippine Sea. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Ayan. Alam mo, ito lang issue dyan sa China ngayon na natutuwa lang ako. Honestly, natutuwa ako na maganda ang stand ng ating gobyerno patungkol po dito sa issue ng China. Okay ho yung kanilang mga pahayag ngayon. Sa totoo lang, medyo natutuwa ako dyan. At sana ho, katulad nga na sinabi ko sa inyo na before, di ba, kung saan kumatraso yung mga Navy natin noon. Noong time na, alam nyo na, yung kay Lapinoy noon, noong nagkaroon ng mga konti-konti pag-uusap, kaya napunta sa China. At this time, ito nga yung ating... Actually, medyo natatawa nga ako nung nakita ko yung barko na bulok na bulok na. Alam mo, magandang papuntahin dyan. Walang biro, papuntahin yung si Isko. Diba si Isko magaling magpalagay ng ilaw, maglinis ng mga bulok-bulok, mga ihi-hi-hi-hi, tae-tae, ganun, diba? Napaganda niya yung Maynila, yung mga tae-tae, mga ihi-hi-hi. Papuntahin nyo dyan si Isko, palinis nyo sa kanya. Oh, isama niya dyan si General Sukat. Magsukat-sukat sila dyan. Koyoko Miyagi, maraming salamat. Diba o, sama niya si Isko dyan. Tapos pagdating dyan si Isko, Isko, linisin mo yan ha. Pag nalinis mo yan, nagbukang resort yan. Pwede ka nang tumakbong presidente. Diba? Challenge siya kay Isko. Sabi niya pa nga, diba, gagawin niya aquarium. May mga ganun pa siya eksena. Pag may lumusob dyan, gagawin nating aquarium. Sabi ko naman sa inyo, at saka yung konsyal, sama na rin dyan yung konsyal. Yung matapang. Para pag may bumangga kay Isko, siya yung lalaban, di ba? Yung konsyal niyang matapang. Ay nako, anyway, sa totoo lang, hindi, walang biro, pero sana mapaayos yung barko na yun, ano? Mapaganda, tas gawin siyang, ano, gawing magandang base ng ating bansa, ng mga ating mga kawal. Pagandahin yung base na yun, ano? Moment.